Nabalot ng tensyon ang pagsisimula ng misa para sa pinatay na NDFP peace consultant at anak pawis chairman na si Randall Karandi Echanis. Pinagbabawalan kasi sila ng mga pulis dahil hindi raw pwede ang mass gathering ngayong modified enhanced community quarantine. Nakatutok si Emil Sumangil. Magdiriwang sana kaninang umaga ng banal na misa bilang alay sa pinaslang na NDFP peace consultant na si Randall Karandi Echanis, ang kanyang mga naulila at mga kasama sa grupong anak pawis. Nasa gilid sila ng punerarya kung saan naroon ang labi ni Echanis nang biglang dumating ang mga taga QCPD. Pinigilan ito ng mga pulis, bawal anila ang anumang mass gathering sa ilalim ng ipinatutupad na MECQ. Bigyan niyo na sa amin to, sir. Sige na, please, sir. Parang nakakaawa. Bagyang nagkatensyon dahil nagpumilit ang mga taga-suporta ni Karandi na ito'y matuloy. Pero hindi pa rin ito pinayagan. 15 minutos lang, 15 minutos. Ano po masyado tao? Pagdata lang natin. Huwag po. Pero sa bandang huli, wala nang nagawa ang kapulisan. Nalulungkot po kami, Panginoon, sa mga pangyayari. Si Aling Erlinda, Mrs. ni Karandi, umaasang maiuwi na nila ang labi ng kabiyak. Sa kanila pong ginawa na cross-matching ng ay nag-positive po. At doon po sa video message, kinonfirm ko po na yung mukhang pinakita nila, kung saan pasak yung mata niya, si Karandi po yun. Sa araw na ito ay mapaglalamayan na namin at makakasama na namin sa kanyang mga huling sandali si kasamang Randy. Ipapa-imbestiga raw nila sa ibang ahensya ang kaso na ito, lalo na ang bangkay ni Karandi na ayon sa mga larawang kanilang binigay kanina ay may mga tama ng saksak at bugbog bukod pa sa tama ng mga bala. Ang sabi ng pamilya, merong 2 gunshot wound, merong 21 puncture wounds at merong 12 na saksak. Kaya ang kailangan po talaga partial at talagang investigation na independent. Actually, ang gusto pa nga natin, paratingin hanggang sa international. Kasi sa totoo lang po, hindi po biro na isang peace consultant ang pinatay. Ang Commission on Human Rights nagsimula na raw mag-imbestiga at lubos din daw silang nababakala sa sinapit ni Karandi. Sabi ng QCPD, inaantabayan ang panilang report mula sa kanilang Criminal Investigation and Detection Unit. Patuloy pa rin daw ang kanilang pag-iimbestiga sa kaso. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.